Bato Omo. Ang Bato Omo ay isang mutya ng kalikasan na may sariling taglay na lakas at kapangyarihan. Upang mas mapalakas at mapanatili ang kakayahan ng inyong Bato Omo, ay may kaukulang dasal o orasyon para dyan. Pero bago yan, ay kung ikaw ay bago pa lamang sa aking channel, ay pakipindot naman ng subscribe button at ang notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang video na aking itatampok sa aking channel. Maraming salamat. Narito ang mga kakayahan ng Bato Omo. Una, kabal at kunat sa katawan ng may tangan nito. Pangalawa, pangontra sa masasamang spirito, elemento at mga diablo. Pangatlo, mabisang panggamot sa may mga karamdaman. Pangapat ay pampaswerte sa negosyo at sugal kagaya ng sabong at iba pa. Panglima, tagaliwas o tagaiwas ng masamang tangka laban sa iyo at iwas sa panganib o disgrasya. At yan ay ilan lamang sa kakayahan ng Bato Omo. Pagtukoy kung tunay nga ba ang inyong Bato Omo? Paano nga ba malalaman kung ang taglay o tangan mong Bato Omo ay may kapangyarihan o bisa? Narito ang ilang pagtukoy o pagsubok sa Bato Omo para inyong malaman kung ito'y tunay at may gabay. Una ay ang pagsunog ng plastic na nakabalot ang Bato Omo at sunugin ang plastic na may Bato Omo sa loob. At kung ito'y hindi mabutas o masunog ang plastic na binalot dito, ay tunay ang inyong tangan na Bato Omo. Pangalawa, kumuha ng hibla ng buhok na mahaba at ipulupot sa Bato Omo o parang itali, tsaka sunugin ang Bato Omo na may buhok na nakapulupot. Pag ito'y hindi masunog at hindi maputol, tunay ang tangan niyong Bato Omo. Pangatlo ay ang pagpukpok gamit ang martilyo. Pag ito'y hindi mabasag o mabiyak, tunay na may gabay at kapangyarihan ang inyong Bato Omo. Pangapat ay ang pagtukoy gamit ang pandama. Kung buhay ba ang Bato Omo, pag ito'y tumitibok, umiinit o parang may kuryenteng karga na nakapaloob dito gamit ang inyong palad sa pamamagitan ng paghawak dito. Panglima ay ang pagtukoy sa aura ng Bato Omo gamit ang inyong paningin o pangatlong mata. Pag ikaw ay may third eye, ay makikita mo ang enerhiya o aura na nakapalibot sa Bato Omo. Iyan ay ilan lamang sa mga pamamaraan sa pag-alam o pagtukoy sa inyong Bato Omo kung ito'y may bisa. Tumako na tayo sa inyong pinakahihintay na dasal upang mapalakas at magkaroon pa ng bisa ang inyong tangan na Bato Omo. Ito'y dadasalin tuwing Martes at Sabado. Una ay magdasal muna ng isang Ama Namin, isang Aba Ginoong Maria, isang Luwalhati at isang Sumasampalataya, tsaka isunod
ang orasyon o dasal. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, Aba Ginoong Maria na napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpakailanman, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Diyos Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maring Berhin, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at ibinaon, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw ay nabuhay na magmuli, umakyat sa langit na luklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa ikawawala ng kasalanan at sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. At isunod ang orasyon na ito. Matal, Maom, Rum, Moo, Om, Bim, Tatam, Omo, Boskum, Bil, Sabaot, Aram, Ak, Ah, Adam, Am, Adam. At isunod ang Tagalog na dasal na ito ng tatlong beses. Dasalin gamit ang isip o usalin sa isip. Panginoong Hesus, hari ka po ng bato at bakal. Iligtas mo po ako sa anumang sakuna at panganib na anuman sa lahat ng oras, sa gabi at araw. Amen. Panginoong Hesus, hari ka po ng bato at bakal. Iligtas mo po ako sa anumang sakuna at panganib na anuman sa lahat ng oras, sa gabi at araw. Amen. Panginoong Hesus, hari ka po ng bato at bakal. Iligtas mo po ako sa anumang sakuna at panganib na anuman sa lahat ng oras, sa gabi at araw. Amen. At isunod ang susi. Kapag ikaw ay nasa panganib o oras ng kagipitan, at itong susi ay kasama sa pagkain na dasal na kada Martes at Sabado, narito ang susi. Jesus Adonai, Jesus Elohim, Jesus Sabaot, Salvame. Yan ang pagkain dasal ng batoo mo. Kung ikaw ay bago pa lamang sa aking channel, ay pakipindot naman ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong video. Doon naman sa mga nakapag-subscribe na, ay taos puso akong nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong pagtitiwala. Naway pagpalain tayong lahat ng Diyos Ama. Abangan ang mga video ng aking panggagamot online
at aktual. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli.